Hello po mga kaguro, it's me again, Teacher Dennis. And for this vlog po, ay i-share ko po sa inyo yung mga effective intervention strategies para po sa ating mga bata in this new normal. So kung bago ka pala sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the bell button para po ma-notify ka sa mga bagong vlog na aking gagawin. So thank you, keep watching. So let's discuss effective learning intervention strategies for the students at risk and the new normal distance learning modalities. First, let's talk about intervention. It's often identified as a formal process for helping students who are struggling, where instructional approaches are implemented around very specific skill deficits and where progress is regularly tracked. So, ang intervention po pala ay isang pamamaraan at isang formal na proseso na kung saan tinutulungan natin ang ating mga estudyante kung saan sila nahihirapan sa particular subject na ating itinuturo at mabigyan po sila ng karampatang estratehiya upang magkaroon ng mastery level sa particular subject na ating hinahawakan. Sa ganung paraan po, dapat po natin mamonitor yung kanilang progress at magkaroon sila ng magandang outputs pagkatapos po ng intervention. There are three parts that will help us in the intervention strategies that we are going to do. Letter A, parents, teachers, students relationship. Letter B, learning instructions and teaching strategies. Letter C, assessment and students diversity. So atin po itong himay-himayin at tatalakayin. Parents, teachers and students relationship. The first one, create a support channel such as Facebook page, Messenger group chats, Google Classroom, and other social media platforms. So, hindi po kaila sa atin na laganap na po itong mga social media platforms na ginagamit ng mga bata at mga parents nowadays. Second, frequently communicate to the students. Give extra time and efforts to reach them. Use the time to connect by giving assistance, queries, and even a short talk. So, palagi po natin dapat kakausapin yung ating estudyante at magkaroon tayo ng extra time at efforts para po magkaroon ng assistance sa kanila at malaman kung ano yung mga problema kinakaharap nila sa particular subject na ating kung tinuturo. Third one, Parent-Teacher-Guardians Partnership for Distance Learning. So, napakalaga po nito na meron po tayong contacts sa ating mga guardians or sa mga parents ng ating mga estudyante. So, kung sa ganun, na mumonitor po natin yung kalagayan ng mga estudyante na nag-undergo po ng interventions sapagkat hindi po kaila sa atin na sila po mismo at napakalaga ng mga magulang at nag-take part as a teacher in their learning distance or home study. So bago po tayo mag-proceed, nakikisugod po ako sa inyo. Please subscribe to my channel and hit bell button para ma-notify kayo sa mga incoming lives na akin po ang gagawin. Thank you po! Second one is learning instructions and teaching strategies. So, ano ang kalagahan nito upang magkaroon ng katuparan o maisipagtagumpay po natin yung intervention natin sa ating mga estudyante? Una, develop and provide localized instructional lesson video and learning materials like learning activity sheets or LAS and books, modules as supplementary resources. So, napakalaga po na tayo mismo ay gumawa ng instructional lesson video
upang sa ganun mas lalong maintindihan ng ating mga estudyante yung ating particular lesson na binibigay sa kanila, at mahala rin po na bigyan po natin sila ng mga learning materials or LAS or mga modules para po sa kanilang references sa pag-aaral. Utilize DepEd channels such as TV and radio. So mayroon man na po mga programa yung ating DepEd tungkol sa pag-aaral ng mga bata, especially po sa elementary. Modify activities which suit to the student's level of learning capabilities. So, ang ating ibibigay ng mga activities sa kanila, dahil nga po sila ay nag-intervention, ay dapat nakamodify. Or ibig sabihin, yung ating mga activities na ibibigay ay nakasuit lamang or naka-level lamang sa kanilang learning capabilities or yung comprehension nila. Para nang sa ganun, lalo nilang or mas mabilis nilang maintindihan yung particular activities na atin binibigay sa kanila. Use differentiated instructions according to students' learning style. Make it clear and simple and easy to understand. So kapag kada tayo ay gagamit ng mga differentiated instructions, kailangan po ay nakabase sa learning style ng estudyante at sisiguraduhin po natin na ito ay klarado, simple, at madaling intindihan. Application and connection of learning tasks in real life situation. So napakalaga po na ating mga learning tasks ay nakakonect sa real life situation or scenario na upang sa ganun, mas mabiling maintindihan ng ating mga learners yung lesson na ating pong ibinibigay sa kanila. Use of available resources at home for performance tasks. So, dahil nga po sa pandemic at sa new normal ngayon, medyo mahirap ang buhay. So, kailangan po natin maging resourceful. So, kailangan na lang po natin gamitin yung mga available resources sa ating bahay o sa kanilang bahay para po gamitin sa kanilang performance task na atin pong pinapagawa sa kanila. So, pangatlo po na estratehiya ay ang assessment and students diversity. Make sure to engage all the students in assessment classes. So, napakalaga po na kapag ka nagpapa-intervention tayo sa ating mga bata, ay meron pong assessment na nagagawa ang tayo sa mga estudyante na pang-monitor natin kung ano na yung progress nila sa particular subject na kanilang ini-intervention. Provide activities with gamified online learning platforms. So, kailangan natin gumamit ng mga iba't ibang platforms upang maging interactive yung ating lesson at mas mabilis nilang or mas ma-retain yung particular lesson na ating in-impart sila kung sa pamamagitan nito ng mga palaro. Integration of learning tasks with other subject areas to lessen student time in accomplishing outputs. So, mahalaga rin po na mayroong integrations yung ating mga learning tasks sa other subject areas para po mabawasan yung mga gagawing accomplishment outputs ng ating mga estudyante. Make your quiz or test interactive and easy to access. Give specific and clear instructions. So, yung mga interactive quiz and test po na ating gagamitin ay kailangan easy to access at mayroon pong clear instructions at madaling maintindihan ng mga bata. Make sure to align the assessment tools to be used to the learning objectives of the lesson. So, mahalaga po na ang ating ginagamit na assessment tools ay naka-align doon sa learning objectives natin. Kasi minsan po tayo, nagbibigay tayo ng mga tests or quizzes na hindi wala naman po doon sa pinag-aralan ng estudyante. Kaya po doon po sila nahihirapan. Plan and deliver teaching strategies that are helpful and responsive to the diversity and individual differences and special needs of the students in the learning process. So daw kailangan natin tanungin ng mabuti kung mga estratehiya na ating gagamitin sa mga intervention nating mga estudyante upang sa ganun malaman natin or mapaghandaan
yung mga dapat nating gawin para po ma-impart yung learning talaga sa ating mga estudyante na mayroon iba't ibang uri ng learning style. Give appreciation feedback to the student through video or positive notes on student outputs. O kahit po tayo, di ba? Pagka nagpupuri tayo ng ating mga boss, eh masaya tayo. Sumisigla tayo, lalo tayong hinaganahan sa trabaho. Kaya rin po ng ating mga estudyante, kailangan din po natin bigyan sila ng appreciation feedback or yung mga positive notes sa kanilang mga pag-aaral or sa kanilang ginagawa upang sa ganun magkaroon sila or ma-build yung kanilang self-interest at self-confidence para po sa pagkatuto ng maayos. Pangwakas po, iwanan ko ang quotes ni George Evans na every student can learn, just not on the same day or in the same way. So, dahil nga po magkakaiba-ibang paraan ng pagkatuto ng ating mga estudyante, kailangan po natin tiyagain at bigyan ng efforts at para po magkaroon sila ng magandang kinabukasan, tayo mismo ang gagawa ng paraan at magiging tulay ng pagbabago ng ating mga estudyante at git sa lahat magkaroon ng magkatiwasay na pumumuhay at magandang kinabukasan ang ating mga estudyante. So thank you so much. If you like this video tutorial, please subscribe and like na rin po. See you in the next vlog. God bless you all.